Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 1, 2024. Excited kasi ako dito po sa pag-uusapan po natin sapagkat ito pong mga vloggers ng mga Duterte, ha, take note. B as in vlogger and B as in Victor vlogger, sasampahan po ng kaso ng Quadcom o ng mga personalidad na nangunguna po dito sa Quadcom, katulad po nitong si Congressman Ace Fernandez. Diyan po sa National Bureau of Investigation, sila po ay humiling na imbestigahan kung sino-sino ang mga mapanirang tao na ito na ina-undermine ang institusyon o ang House of Representative, partikular sinisira ang reputasyon ng ating mga kongresista. Onion skin ba ang ating mga kongresista sa bagay na ito? I don't think so, ano? Sapagkat kahit public official po sila, meron din naman po silang pinangangalaga ang reputasyon at meron din po silang pangalan na iniingatan at pamilyang iniingatan. Kasi yung iba po rito, dinadamay po pati ang kanilang mga pamilya. Kaya naman, dito po sa nakita po nating post ng For the First Couple, eh, gamit nga po rito yung mga photographs nitong sina Congressman Ace Barber, si Ako Fernandez, si Gonzales, si Abante, Paduano at saka si Sanchez. Pero basahin po natin ang impormasyon kaugnay po nito, ha. Ayon po dito sa press release na isinare po ng For the First Couple ngayong pong December 1, 2024. Barbers ask NBI to go after bloggers organized and paid to malign, spread lies against Quadcom, its leaders and members. Pero sino-sino kaya mga tol yung mga blogger-blogger na naninira sa Quadcom at sa mga miyembro po nito, pati po sa mga leader po nito? Wala kasi akong idea dito sa mga vlogger na ito dahil ako di ako nanonood ng mga Didi Shit vlogger, eh. Hindi rin ako nagbabasa. Nakakakita lamang ako ng mga post kapag sinishare sa akin ng ating mga kaibigan. While the lower house Quad Committee welcomes even the harshest criticisms in doing its job, it does not and cannot tolerate vloggers who bend the truth, concoct lies, and post them in YouTube, TikTok, and other social media platforms aim to malign and discredit Quad Panel co-chairs and members. Marami kasing mga kumakalat na video na kung ano-ano yung mga sinasabi sa ating mga kongresista, partikular sa miyembro ng Quadcom. Sa aking ang pagkakatanda, sa isang hearing ng Quadcom, di ba, medyo nag-react itong si Congressman Ace Barber sapagkat siya daw po ay binabansagang drug lord. At ang sinasabi, kung hindi ako nagkakamali, parang nakita natin yon doon sa isang dating tagapanulat sa Office of the Vice President. Ang initial niya po ay 3 at saka 6. Pangalanan ko na nga, Tio Moreno. Ito pong si Tio Moreno. Nakita ko po ito na parang merong senior na post tungkol daw sa isang individual na hindi niya naman pinangalanan, na ang kapatid daw po ay nahulihan ng napakaraming shabu at ang sasakyan na daladala po nito ay pagmamaari daw po ng isang kongresista. Hinahanap ko lamang yung shared post na yon, pero ngayon hindi ko makita kaya binanggit na lamang po natin. After all, kung gusto niya magdemanda, sige, demanda ako ni Tio Moreno, wala akong pakialam. pinangalanan ko siya kasi totoo naman yung sinasabi natin. At sa parte na yun, meron naman tayong ebidensya na pinangahawakan. Later on, alam ko sa messenger ko na kung nakita yun, eh. Sinend sa akin ng isa nating kaibigan pero hindi ko na kasi masyadong pinapansin ang mga didishit na ito, eh. Kaso lang, ito na, nag-react ngayon po yung ating Quadcom members and leaders. Kaya ito, pag-uusapan po natin. Okay, tuloy po natin yung binabasa po nating impormasyon dito. It is for these reasons that a lawmaker from Mindanao requested the National Bureau of Investigation to identify, investigate, and file charges against reportedly illegal drugs
and Pogo funded bloggers for spreading lies, malicious and libelous blogs they post in the social media. Aba, mga bayaran pala itong mga bloggers na ito, ano? Ewan ko kung kasama doon yung Tio Moreno, pero ang sinasabi dito, bagamat walang pinapangalanan, eh, funded daw po ng illegal drugs at saka ng Pogo. Para lamang po magpakalat ng mga kasinungalingan, mga malisyosong impormasyon at mapanirang vlogs sa social media. Surigao del Norte Robert Ace Barber, Squadcom lead chair and chairman of the House Dangerous Drugs Panel, wrote and told NBI Chief Attorney Jaime, parang dinowngrade si Judge Santiago. Tawagin natin Judge kasi mahirap pong maabot ang posisyon ni Judge. Judge Jaime B. Santiago, that the deliberate disinformation drive by the seemingly organized bloggers not only damages the integrity of public service, but also foster an environment of confusion, distrust, and deception of public perception. Kaya sinusuportahan ko po ito mga tol sapagkat napakahalaga po talaga na kaming mga blogger, dapat talaga kahit magkakaiba po yung aming status. Ano, may masyadong mataas ang mga pinag-aralan, katulad po ng mga abogado, at katulad ko, pangkaraniwan lamang, at meron din pong mga vlogger na yung iba nga po, hindi nakatapos ang pag-aaral. Pero, malakas ang influence sa public, at talagang kapag ka nagsalita, ay paniniwalaan po ng publiko. Kaya dapat, kami po, malimitahan yung aming mga sinasabi at ang limitasyon na yun ay dapat nakapokus lamang sa katotohanan at wala dapat ang kasinungalingan. Ang problema, itong mga vlogger na ito, walang limitasyon sa kanilang mga bunganga. Basta sasabihin po nila ang gusto nilang sabihin kahit ito po ay walang katotohanan at puro paninira na lamang sa kanilang mga kapwa Pilipino and worse, sa ating gobyerno. Kaya dapat turuan po ito ng leksyon. Mamaya, tatanungin ko po kayo. O baka sagutin nyo na rin, kilala nyo po ba kung sino-sino po yung mga vlogger na maaaring naninira dito po sa Quadcom? Kung maaari, pakishare nyo naman po dyan para maya-maya iisa-isahin po natin tingnan yung kanilang mga social media accounts. Ayun pa po dito, in a letter to the NBI dated November 25, 2024, Barbers asked Santiago to help Quadcom to investigate and determine the identity of the person or groups responsible for creating and posting such damaging and misleading blogs, secure and preserve all digital evidence related to the blog. Nako, nako, baka may magbubura na ng mga blogs nila rito, ah, including metadata, upload details, and related activity logs. Sana, ngayon pong naisa publiko na ito pong balita na ito, eh, meron na pong naging action dito ang ating mga otoridad sapagkat baka pagka nabalitaan po nila, pagbuburahin po nila ngayon yung kanilang mga uploaded videos. Barbers also submitted to the NBI evidence of several malicious blogs sourced from various social media platforms including a derogatory blog which originated from his province and picked up by Manila-based mercenary bloggers. Sino-sino kaya yon? Linking him and his brother, Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers to illegal drugs. Ayon po kay Barbers, very obvious na well-organized at bayaran ang mga vloggers na ito. Magkano kaya? Ano? Na gustong sirain ang pangalan ko, ng kapatid ko at mga Quadcom members. Sabi nila, ito yung mga bayarang grupo ng tagapagpakalat ng kasinungalingan. Siguro nasasaktan na ang kanilang mga employers na Pogo, operators at drug lords dahil sa patuloy na Quadcom investigations. Napakalayo na po ng tinatahak nito pong Quadcom mga tol sapagkat kung susuriin po natin ang kanilang kasipagan, mahigit po sa 100 oras na ang kanila pong inilagak dyan sa loob po ng 12 beses na kanila pong hearing. Kaya nga po, panoorin po natin yung naging interview dito po kay Congressman Barbers. Nako, ang dami kong pinakinggang kanta. Nag-relax muna ako kanina kaya mahaba-haba po itong babalikan natin. To, no? Panoorin po natin yung interview ni Malu Mangahas dito po kay Congressman
Barbers, kaugnay nga po kung nasaan na ang Quadcom sa kanilang tinatahak na investigasyon. Sana makita ko po ano, kasi napakaganda po ng interview na yon. Mangahas, interview latest. Yan, dito na lang. O, ito. Pakinggan po natin ito, mga tol. Ang mga yan. Kwento. Yung panilang sarili sa Pong Ace, paliwanag nyo nga from the top, kanino bang ideya itong apat na komite ay magsama-sama at magkaroon ng joint hearings? Yan, napakagandang tanong yan, Manu, kasi pag-umpisa nitong 19th Congress, ay nagkaroon ng mga investigation ang Committee on Public Accounts, Committee on Public Order and Safety, Committee on Dangerous Drugs, at Committee on Human Rights. No? Yung mga committee na yan ay kanya-kanya pong topics na kanilang iniimbestigahan. Pero nakita namin after several hearings. Meron ng mga binanggit dito, ha? Banggitin nga natin. Marami. Gaya ni Ate Melby TV, Kaloyal TV, Parak TV, Jay Guevara Vlog, Boljack, at halos lahat ng DDS vloggers. O sige, ha? Take note sa mga pangalan na yan sapagkat siseryosohin po ito ng National Bureau of Investigation. Na halos lahat ng mga naimbita ko sa ating komite at naimbita sa ibang komite ay pwede ba halos iisa lang. At mukhang parang nakaka-consume ng sobrang daming oras sa ating mga taong gobyerno. So we decided, nag-usap kami, at humingi kami ng guidance sa ating speaker. Ang ating speaker immediately sinabi na dapat gumawa tayo ng isang Quadcom. This is a historic and unprecedented committee. Oh, dito pala nagsimula. Almost practically the same issue. So, dito pala nagsimula ang Quadcom, ano? Yung pagsasama-sama ng apat na mga committee dahil nagsasangay-sangay yung mga issue na kanila pong hinihear doon po sa kanila mga respective committees. Upon the guidance of the speaker, binuo namin itong Quadcom at iniisa-isa na namin yung lahat ng aming tinatalakay doon sa committee ito. Para malinaw lang ho, August 16, nagsimula kayo ng unang hearing. At ang mga topics nyo yung tinutukan, iba-iba ano po? Pogo? Pogo, okay. Yung Pogo ho ay illegal. Sige, bago natin ituloy yan, tapusin muna natin yung press release. Ano? Ayon pa po dito sa press release, once the identity of subjects and their respective blogs have been established, the lawmaker from Surigao del Norte urge Santiago to pursue appropriate criminal charges against the responsible party in accordance with Cybercrime Prevention Act of 2012. Nako, nako. Mukhang marami-rami pong kakaharapin problema itong mga bayarang di umano ng mga vlogger na ito. Subject to the appreciation of your good office, these charges may include the crimes of libel, sedition, conspiracy to commit sedition, incriminating innocent person, and intriguing against honor in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act. Saan kayo pupulutin dito pag nagkataon, mga bayarang vlogger? He said, he trusts the NBI's Cybercrime Division expertise and commitment to addressing cyber-related offenses, especially those that aim to disrupt and discredit lawful and transparent public processes. Oy, mga Duterte vloggers! Hindi lahat ng panahon masaya kayo dahil kumikita kayo sa inyong ginagawa. Yung kinikita ninyo sa inyong ginagawa na yan, baka kulang pa yan kapag humaharap na kayo sa formal na reklamo. Magkano ang engagement ng isang abogado? Acceptance fee pa lamang. Pasensya na sa kumakain, susuka ka na ng pera. Tapos yung appearances pa nito, per pages pa ng mga dokumento at kung ano-ano pang mga attorney's fees. Kaya magpakasaya kayo. Gamitin nyo na lahat ng inyong kakayanan para kumita ng kumita diyan po sa mga vlog ninyo. Sapagkat ito pong kakaharapin ninyo sooner or later. Seryoso po ito. Balikan po natin ang interview kay Ace Barbers kung nasaan na po ba ang Quadcom Committee sa kanilang ginagawang investigasyon sa kasalukuyan.
ng POGOS, no? Under the Committee on Public Order and Safety, yung extrajudicial killings ay under naman po sa Committee on Human Rights. Mm. Yung pong mga pagbibili ng mga Chinese nationals na mga lupain dito sa atin, pagtatayo ng mga korporasyon na fake, no, na ang kanilang mga identities, they are not really Filipinos, they are Chinese nationals pretending to be Filipinos. At syempre po itong usapin sa droga na walang humpay, no, ang programa tungkol dito. Okay, yan ang hindi maikakailang issue na pilit iniiwasan ng mga taong involved at dinadivert ang issue sa ibang walang kwenta at kasinungalingan lamang na mga impormasyon na kanilang pinapakalat sa publiko. Muli po nating alalahanin, ha? Yung extrajudicial killing, syempre, yung illegal drugs, yung POGO, at saka yung mga pagbili ng mga supposed states, ano, real estates na dapat Pilipino lamang, mga lupain, na dapat Pilipino lamang ang nagmamay-ari. Pero dahil po sa sistema na umiral sa panahon partikular ng Duterte administration, karamihan sa kanila mga Chinese national nakakuha po ng citizenship at nakabila po ng mga lupain dito sa Pilipinas. Salamat, at meron tayong Quadcom. Itinutuwid ngayon ang nakalulungkot pero hindi maikakailang kadiliman na namayani sa Pilipinas sa panahon po ng 6 na taon na panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte. Naging salasalabat at some point, ano po, yung payola para sa mga pulis at yung kaugnayan ng mga pulis na tumulong o na tumutok doon sa war on drugs at dito rin sa parang drug network, drug illegal drugs network. Ano po ang mga bago ninyong discovery na parang sumanga na issue? Unavoidably, ganun ang nangyari. Ano po? That is correct. Kaya nagkaroon po ng halos pagkakamuka at magkakaparehong investigation. Meron tayong naikalap, no? Sinend sa atin ng ating kaibigan at i-share natin. Pero hindi ito yung binanggit kong pangalan kanina, eh. Ito po ay nagngangalang Maria Amor, no? Sabi po dito, pero binanggit niya ang pangalang Tio. For sure, kwento barbero yan, Tito. Ah, Tio. Oh, I see. Si Maria Amor, siya yung nag-share. I do not know kung siya ba ay DDS or pro-government. Pero what is certain ay itong si Tio Moreno ang nag-post. Sabi dito, who is this member Quadcom whose car was found full of shabu? The car is registered in his name, but it was his brother who was driving. Author, Tio Moreno. Hindi ito kwentong barbero. Ask the Surigao nuns. Kaka-intercept lang. Ah, talagang dito ramdam na ramdam ko. Ha? Mukhang nalalasahan ko kahit wala akong panlasa. Naaamoy ko kahit wala akong pang-amoy. Ang kakaraping kaso nitong si Tio Moreno sa mga pinagsasasabi niya na ito. Alam niyo, hindi po kinakailangan na pangalanan mo ang isang individual para ikaw po ay hindi makasuhan o makasuhan ng paninirang puri. Ang kailangan lamang is yung identifiability ng post. Ang ibig pong sabihin, kapag ka meron pong third person na makabasa, makarinig, makakita, makadinig ng mga post o pahayag na yon, ang iisipin niya ay ito yung tao. At dito, malinaw naman na kung tayo'y magbabasa, ang iisipin kagad natin dito, kahit hindi pinangalanan ni Tio Moreno, walang iba kung hindi si Congressman Ace Barbers, considering na meron pong kwentong barbero at saka alam naman natin kung taga saan po ito pong si Barbers kung hindi sa Surigao. Kaya mag-antay ka lamang, ha. Kung hindi man ngayon ang panahon na para sa iyo. Ganun ba yung awitin na yon, Tio Moreno? Darating din yung panahon at lahat ng mga katarantaduhan na pinagagawa ninyo, pagbabayaran ninyo.
halimbawa, yung sa Pogo, no, na discover natin na itong Pogo ay naging ugat ng maraming krimen, no, na kung saan ay may involvement ng ilang mga kawaninang PNP. No, ito yung human trafficking, drug trafficking, nandyan po yung torture, nandyan po yung extortion, nandyan po yung kidnapping, no? At nakadikit naman dito ay itong usapin sa drugs, no? Dahil isa sa mga dinadala dito ng mga Chinese nationals nito ay yung sinasabing illegal drugs na nakikita naman natin kapag nagre-raid po yung taok sa mga Pogo hubs, eh may nakikita naman na ebidensya na nagsasabuho, no? Karamihan sa kanila doon. Okay. Ito naman, pag-implement ng war on drugs ay nakadikit naman, hindi na ilalayo yung usapin tungkol sa extrajudicial killings dahil meron daw alleged, no, na reward system na pinatutupad habang pinatutupad itong war on drugs. Sa kabuuan mo, 12 hearing, ano po? At tila meron pa yatang ihahabol na na-reschedule today dahil meron pagharap sa NBI si Vice President Sara Duterte. Ng mga kongresista. 12 hearing. At sabi nga po dito ni Congressman Barbers, sa bawat hearing na yan, hindi po bababa sa 10 oras ang kanilang inilalaan na panahon para po dinggin ang mga issue sa mga committee na yan. Pakipaliwanag nga ho, ilan ang pangkalahatan, total witnesses na inyong tinawag at parang ang estimate ko ay lagpas sa 100 oras? Ang nagugol sa investigasyon ng Quadcom? Ay, at the average, siguro baka meron sa aming kada meeting, committee hearing, gumugugol po ang ating gobyerno ng mga 10 oras, no, at the minimum. At tama, no, mahigit pa 100 na po yung mga tinatawag naming resource persons. Yung iba naman po ay pabalik-balik dahil nga consistent at continuous yung usapin. Halimbawa po sa extrajudicial killings, no? Marami pa hong mga pulis na akusado tungkol dito sa pagpapatupad na ito. Meron din yung last naming hearing ay merong mga miyembro ng PNP na apparently sila po ay nagre-reklamo na sila po ay tinanggal, no? Dinismiss sa pwesto dahil daw po sa kanilang pagkakaugnay dito sa usapin sa illegal drugs. But they are saying na hindi naman kami involved sa droga. Wala ito, po. Isa to sa mga bulok na sistema sa panahon ni Rodrigo Duterte's war on drugs. Meron ako mga personal na kakilala, classmate, na kawawa naman dahil for some reason may natapakan po silang mga kalaban ng gobyerno dahil ito po ay nangangalakal sa illegal na droga na noong mga panahon na yun medyo malakas dahil ganun pala ang sistema. Kapag ka malakas ka sa gobyerno sa panahon ni Rodrigo Duterte, kahit ikaw ay involved sa illegal na droga, mababaliwala lamang yung reklamo na yun. Pinakamagandang halimbawa niyan si Michael Young na iniimbestigahan ng mga kongresista sa kasalukuyan. Sa parte ko, may mga classmate ako naka-assign sa anti-follow, sa Cainta, sa Manila, meron pong sa Calabarzon in general, yung iba napilitang mag-awol kasi pinagbintangan, yung iba na ipatapon, yung iba napatay. Pero sa huli, alam naman namin, ako nasa loob ako nung organisasyon before alam ko kung ano yung kumikilos. Alam ko kung sino yung mga involved talaga kasi lang wala ka namang magagawa. Hindi ka pwedeng magpakabayani. Ang mangyayari lamang magiging bingi ka, magiging bulag ka, makikisama ka. Pero salamat sa Diyos dahil kahit paano hindi ako natukso na sumama mismo doon sa illegal na droga. Otherwise, baka namayagpag man sila noon, ngayon kita naman natin may mga pinapatawag na po sa House of Representatives dahil sila yung namamayagpag sa panahon ni Duterte, pero ang katotohanan, mga protektor pala sila ng illegal na droga. Lahat ng kasamaan may katapusan. Ang kadiliman hindi mananatiling madilim, meron pong liwanag. At yung liwanag na yan, kamay ng batas ang mag-aantay sa mga madidilim na pinagagagawa po nila sa ating lipunan. At salamat dito sa Quadcom sapagkat sila ang naging instrumento
para mabulat-lat sa bayan ang katotohanan. Iota of evidence na kami po ay involved, basta na lamang daw po silang tinanggal. Kaya nga, pinare-review po natin yan, isa yan sa ating magiging recommendation, na reviewin din po natin para naman magkaroon po ng hustisya. Kung totoo na tinanggal po sila na wala pong kabog-abog. Sa kabuuan, ang dami niyong witnesses, ano po? Pero paano yung naging vetting process, yung discovery process? Kasi marami kayong mga bigla, surprise na mga witnesses. Matindi yung mga inilahad. Oo, tama, Manuno. Kasi itong mga witnesses na nagbigay ng testimony, no? Na nagpapatunay na merong mga ganitong mga pangyayari, ay hinihingian po namin sila ng kanilang affidavit, no? Yung iba po sa kanila ay pumupunta dyan na may dala na pong affidavit, no? Na notaryado. At hindi naman po ibig sabihin na ito'y i-entertain namin lahat at papayagan namin magbigay ng kanilang salaysay sa Quadcom. So what we do, kapag kami po ay nakakakita ng kanilang affidavit, ay binivet po namin sila. Together with the legal team ng House of Representatives, ay ini-interview po namin alam sila. Alam po ninyo, mga tol, sila kung... i-replay nga po natin yung testimonya particular nito pong si Trillanes tungkol sa mga Duterte. Kung paano po gumalaw ang sindikatong Duterte sa panahon po ng panunungkulan nito. I-replay po natin yung hearing na yon ng House of Representatives last 12 Quadcom hearing. Ito. Asylum somewhere. So, dito ba yon? Dali ah. Hanapin natin. Dito tayo. Ito. Ay, hindi. Interpolation na to eh. Balik tayo sa dito. Nasaan ba yon? Sandali lang mga tol, ngayon lang kasi pumasok sa isip ko ulit. Ito tayo. Yan, ito. Cited one. Ito. Mga walls. Ang natitirang team. Okay, because the last... In the 13 November... Yan. So, paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa pinatawag na Davao Death Squad? How long did you... How much time did you spend there? Ganito ba ang istorya ng personal ko na nabuhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department noong araw. And then, 1982. Nawawala yung ito, signal. April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Liscom. Then, by 1988, bilisan nga natin, ha? By 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. I'm listening. Okay. Nung 1988, nang na-appoint si Duterte as a Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard, so isa ako sa na-recommend ni Denver Police Captain Ernesto Morasahit na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as Mayor, hindi ko natamali, 1988, hindi nag-upisa ang Davao Death Squad nung pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pang leader noon ang Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga walo kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected Shabu users and pushes using the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga four wheels ng mga sasakyan, almas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Okay. Pumatay kami ng maraming tao. Yan ang mga testimonya nitong si Las Cañas bilang miyembro ng sindikato ni Rodrigo Duterte. Siya ay kabilang sa mga pumapatay sa ayon na rin sa utos po nitong si Rodrigo Duterte. At i-pass forward natin, pakinggan po natin ito. At binababa ito kay Pipo Sani at kay Bunggo. Para po sure na ang mga different katulad. Ito naman po yung mga testimonya pa rin itong si Las Cañas kung saan sabwat na itong sina Bunggo, yung SPO for San Buenaventura at iba pang mga personalidad. Ayon pa rin yan sa mga kautusan ni Rodrigo Duterte. Tuloy po natin, pass forward. Una.
wala po nung, meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po doon sa affidavit ko po na kunin nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, you know, how ito in-implement yung drug wars? Ito dito, si Congressman Flores, nag-play lang siya na as devil's advocate, ano? Kasi syempre, parang one-sided lang yung mangyayari kung hindi po i-counter yung mga pinapresent na public open sources rather na mga evidence nitong si Antonio Trillanes. But sa huli, mga tol, in-establish dyan nitong si Antonio Trillanes ang napakalawak, systematic, and I should say, gruesome or terrifying approach nitong si Rodrigo Duterte sa kanyang sindikatong di umano'y pinamumunuan. At ang masaklap doon, sa kabila po ng mga pangyayari na yon, naging Pangulo pa rin ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte, and worse, sa kanyang panunungkulan, nag-launch po siya ng War on Drugs na inaakala po nating mga Pilipino na makatotohanan, pero yun pala ay takip lamang. Dahil ayon po sa mga tao na ito na nagpepresenta ngayon ang kanilang mga testimonya at ebidensya, ang mga kalaban lamang ni Rodrigo Duterte, ang mga napaghuhuli, worse, napapatay, pero ang kanyang mga kaibigan at perhaps mga kasama sa sindikato ay naprotektahan. Isang pinakamagandang halimbawa daw dyan, itong si Michael Young, na kanyang inappoint para maging hudyat sa ating mga otoridad na hindi nyo pwedeng salingin ito sapagkat siya ay si Michael Young, ang economic advisor ni Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. At dahil doon, kahit marahil apparent o lantad na yung pinagagagawa, parang naging bulag-bulagan lamang ang ating mga otoridad dahil hindi mo pwedeng kalabanin. Kung hindi, Rodrigo Duterte ang iyong makakalaban. Okay? Ngayon, babalik tayo dito sa mga vloggers. Ha? Particular itong si Tio Moreno. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo, Tio Moreno. Tingnan natin kung sino-sino kayong mga makakasama sa mga maaaring isang pangkaso ng NBI, katulad ng mga binanggit na natin kanina, sedition, inciting to sedition, intriguing against honor, incriminating innocent person, cyber libel in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Tiyak ang pagkakakulong kapag ka napatunayan na kayo ay lumabag talaga sa batas. Sa ngayon, i-enjoy nyo yung pinagagagawa ninyo, i-enjoy nyo yung mga sinasabing di umano'y bayad sa inyo, pero lahat ng mga tinatanggap nyo na yan, na mga kabayaran, kukulangin pa yan kapag ka pinagbayaran nyo na ang inyong mga kasalanan. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol. Di na po ako mag-shoutout. In general, binabati ko po kayong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.